Hello, what's up mga ka-page? Isa ba kayo sa naka-experience dyan sa atin sa Pilipinas yung discrimination sa pag-apply ng trabaho or employment discrimination? Kasi yan ang pag-usapan natin guys today. Ako sa isang group chat sa Filipino Calgarians, no, mga Filipino na dito sa Calgary or sa Canada. So pumasok ako kanina, tapos nakita ko yung mga messages na mayroong bagong dating dito sa Canada at nagpatulong paano mag-apply ng trabaho kasi 2 days pa lang daw sila. Tapos sinagot ko, tapos yun, para I was reminded sa nangyayari ko sa Pilipinas sa noon, na isa din ako sa nabiktima o naka-experience sa employment discrimination dyan sa atin. Okay guys, so sino sa inyo dyan ang naka-experience na na-discriminate or naka-experience ng employment discrimination dyan sa atin? Kasi kanina, as I've said, may 2 days pa lang dumating dito sa Canada at nagtatanong siya kung paano mag-apply, saan mag-apply, anong gagawin, ganito, ganyan, kasi wala pa silang idea. Siguro, hindi sila masyadong tinulungan sa kanilang natirahan dito sa Canada, no? Kasi yun ang pinaka-importante guys. Kung sino yung matirahan mo, dapat i-orient ka, dapat samahan ka, dapat turuan ka kung anong gagawin mo sa lahat ng bagay dito para ka magkasimula. So ngayon guys, naghanap siya ng trabaho. Tapos sabi ko, ano bang trabaho mo sa Pilipinas? Sabi niya, call center daw siya, nagtrabaho. Sabi ko, willing ka bang mag-housekeeping sa isang hotel? Baka sakali mayroon kaming bakante, i-try ko this weekend kasi mayroon akong part-time sa this coming weekend guys, no, Saturday, Sunday. So baka pwede kang masingit doon kung mayroong bakante, or sa ibang department sa hotel baka pwede kitang matulungan. Basta willing ka lang mag-step down kasi call center agent, kasi yung iba nag-expecta pa rin ng trabaho na medyo magandaan. Sabi ko, yung housekeeping dito sa Canada ay hindi ganun kadali or mahirap na trabaho yan. Willing ka ba talaga? Send me your resume sa aking email and then i-forward ko sa aking manager. And then guys, sabi niya, kuya, paano ba maggawa ng resume dito sa Canada? Sabi ko, pareho lang sa atin din. Kaya lang, wag mo nang lalagyan ng mga personal information. Sabi niya, lagyan ba ng picture? Sabi ko, no, wala ng picture dito sa Canada. Wag mo nang lagyan ng picture sa Canada. Tapos sabi niya, ay maganda pala dito, no, kasi wala ng picture. May age limit ba dito, kuya? Kasi ako ganito, ganyan. Walang age limit dito sa Canada. Basta, lagyan mo lang ng job description mo yung work experience mo sa Pilipinas, tapos ilagay mo sa objectives mo na willing kang mag-work kahit anong trabaho dyan, and then available can anytime para ano, depende na yan sa pag-interview kung magaling kang sumagot at magaling kang magpaliwanag sa manager namin pero gagamitin mo yung pangalan ko as reference, kasi yung mga Canadian dito very particular about calling of background check, no, nagba-background check talaga sila sa mga references, at least dalawa or tatlo. But anyway guys, natawa ako kasi naalala ko yung nag-apply ako sa Manila before, na umabot siya ng 4 years hindi ako nakahanap ng trabaho local at abroad, kasi tuwing mag-a-apply ako nanghihingi ng 2x2 picture sa resume. At saka, kahit mayroon ka ng resume yung ginagawa, mayroon pa rin ibang agency na nagbibinta pa rin ang sarili nilang resume. Doon ka mag-fill up ulit, na i-attach mo yung resume mo. Magbabayad pa rin ng $10. So, magastos, tapos walang kasiguraduhan na ikaw ay matanggap. So, natawa ako guys kasi no, wala ng picture dito, kasi sabi niya, kuya, pwede bang lagyan pa ba ng picture dito ang resume? Kung wala ng picture dito, bawal maglagay ng picture sa resume dito. So, naalala ko tuloy nga, yung sa Pilipinas, first priority ko kasi galing Cebu, pumunta ko ng Manila, year 2000, priority ko talaga na mag-apply ng isang luxury ship sa barko, isang passenger ship, kasi may experience naman ako sa hotel. Hindi gano'ng kalaki ang hotel, pero mayroon akong experience both front desk and housekeeping. Pero ang nangyari guys, dahil pag
unang sampa ka daw sa barko, 28 years old ka lang, maximum, without experience. Ang nangyari, 32 years old na ako nung pumunta ko ng Maynila. So lahat inikot ko yan buong Manila, wala talagang tumanggap sa akin kasi overage. Kaya nag-decide akong mag-apply ng land-based. Ganun din, overage din. Kasi karamihan daw, pag by first time nang mag-abroad, dapat ang edad nasa 28, 30. Hindi na daw tinatanggap ng 32. Sabi ko, ano ba yan? So, parang hopeless na sige pa rin, tuloy pa rin yung pag-apply ko sa Manila. Pero naalala ko tuloy yung experience ko sa Manila na grabe ang sistema sa employment discrimination natin dyan sa Pilipinas, na overage, hindi tinatanggap, mayroong age limit, tapos kung walang experience, hindi tinatanggap. Pero dito guys, kahit wala kang experience, basta belong to non-skilled category na trainable, na pwede kang train, no, yung mga hindi kailangan ng mga chemistry, hindi kailangan ng computation, hindi kailangan ng mga knowledge of behind the computer, pwede kang matanggap kahit wala kang experience dito sa Canada. At walang age limit, kahit 50 years old ka, 60 years old, walang age limit hanggat kaya yung trabaho mo. At saka hindi magastos dito kasi walang, hindi na kailangan ng picture na 2x2 katulad dyan sa atin. Kaya natawa ako kanina sa chat namin, sabi niya, kuya, paano to, ganito, ganyan. So, tinuruan ko siya paano mag-apply ng Canadian format. No, importante job description at saka yung availability time and date mo. Kung gusto kang mag-request kasi dito per hour, especially sa mga hotels and restaurant na mayroon siyang sariling oras kung gusto mong ito lang ang oras ang available ko, so para mahanapan ka ng oras sa manager na doon ka ipasok. Yun ang style dito. Kaya guys, kung ikaw ay naka-experience ng employment discrimination sa Pilipinas, kaya mahirap talaga dyan sa atin kung lumampas ka ng 35 years old at wala kang masyadong experience habang buhay ka nang hindi makatrabaho. In my experience guys, kaya swerte na lang na after 3 years na nag-apply ko sa barko, walang nangyari, or 2 years, more than 2 years nang walang nangyari, nag-apply ako sa barko, naisipan kong mag-land-based na lang. At sawa ng Diyos, binigay niya yung ang age limit is 45 years old. Doon sa Northern Mariana Islands, ang maximum nila doon na hiring sa agency is 45 years old kasi under US territory. So kaya 45 years old ang maximum. So pasok ako doon. Kaya from Northern Mariana Islands, Tinian, Northern Mariana Islands, doon ako nag-apply papunta ditong Canada. And then that time I was 38 years old na pumunta dito ng Canada. Wala pa rin age limit kahit 38 years old na. Pero sa Pilipinas, kung lumampas ka ng 30, wala ka ng chance. Mahirapan ka na makahanap ng trabaho. Okay. Maraming salamat. Follow for more videos, guys. Thank you.